So meron tayo ngayon ditong device na tinatawag na photocell. So ito lang naman yung ginagamit upang automatic na mag-turn off yung mga perimeter lights, street lights, so kahit anong ilaw natin tuwing umaga. At automatic namang mag-turn on tuwing gabi. So napakadali lang ng connection nito. Pwedeng-pwede nyong gamitin sa mga tahanan nyo. So tara, i-check natin. So kung makikita nyo, AC 220 volts, 10 amperes, ito ang ating device. So merong load, neutral, saka light. So yung ganitong modelo ng photocell ay pwede natin gamitin direkta sa ating 220 volts na supply. So meron din naman kayong mabibili ng 12 volts DC, 24 volts DC. At depende yan kung saan nyo gagamitin. So meron tayo dito ngayong tester. So susupplyan natin itong ating photocell at susukatin natin yung output voltage. So based sa nakasulat is load red, white ang neutral at black ang ating line. So wiringan muna natin ito. So ibabakanti muna natin yung red kasi susukatin natin yung output voltage. And then i-connect natin yung ating isang test probe dito sa red. So yung ating tester is nakaset ng voltage, so AC. So ayan, ready na. So tatakpan muna natin yung ating photocell para dark yung ma-detect niya at mag-turn on yung ating photocell bago natin i-power on. Okay. So ayan, wala. Then so white. So ayan, meron tayong output na 234 volts. Pag tinanggal natin, so mag-turn off. Ayan, so gumagana siya. So meron siyang delay kung napapansin nyo. Mga 5 seconds na delay bago mag-on at bago mag-off. So para mas maganda, silipin na rin natin yung loob ng photocell na to. At ipaliwanag natin ng konti. So ayan, nabuksan na natin. So as expected, so meron itong relay capacitor, 5x5 timer IC, mga diodes, saka yung light depending resistor. So ayan yung relay natin, 12 volts DC, 10 amperes. So ito capacitor. Merong diodes, merong zener diodes. Ayan, LDR or light depending resistor. So siya yung bumabasa kung madilim o maliwanag. Isa siyang uri ng resistor kung saan yung value niya ay nagdedepende sa liwanag. So ayan, yun yung basic concept. So ayan yung mga rectifier diodes natin. So naka bridge type connection. So para magkaroon ng DC mula dun sa AC supply natin. So ito naman yung ating timer IC. So 5x5 timer IC. I think ito yung responsible dun sa delay kapag mag-on at mag-off yung ating photocell. So commonly used to sa mga LED lights, mga LED light projects and DIY. Okay, so i-actual naman natin. So meron ako ditong pin light. Ayan, pin light. So meron tayong 3 watts na pin light, so 220 volts na input. Ayan. So yan yung driver niya. Okay, so subukan na natin daw. So katulad pa rin ng connection na ginawa natin kanina. So load yung red, neutral yung white natin, yung black natin ay line. Okay. Ayan, so lagyan muna natin ng tape konti para hindi tayo mag-ground. So itong device na to ay pwede nyong gawin DIY. So marami namang nabibili na mga parts. So yung mga LDR, resistor. So yung diagram ng
ng photo switch ay available sa internet. So search lang kayo. So susunod na video gagawa tayo ng DIY na photo cell. So abangan nyo na lang. So pwede tayong gumawa ng photo cell na kahit walang NE555 timer IC. So mga basic components lang. Yun nga lang, wala yung delay function niya. Pero okay lang yun. So abangan nyo na lang sa mga susunod na videos. So gagawa tayo nyo. So itong wiring setup natin ito ay basic lang. Pero pwede nyo naman itong gamitin sa mga tahanan nyo. So based naman dun sa relay niya sa loob. So 10 amperes, 220 volts to 250 volts AC. So kaya nyo yun. But I recommend at least 2 amperes lang siguro. Or 5. So pwede nyo gamitin to sa mga LED bulbs. So at least mga 5 pieces or 20 watts, 5 piraso, I think. Pero kung gagamitin nyo to sa mga high resistance na bulb, mga filament bulb, halogen bulb, o mas maraming filament bulb, mas maraming LED lights. So kailangan nyo nang gumamit ng auxiliary relays or contactors. So hindi ko na yun may share dito sa video natin to. So abangan nyo na lang yung susunod na video natin. So isishare ko kung paano lalagyan ng auxiliary relays para sa mga perimeter lights na masyadong marami. So, ayan, tapos na yung ating setup at subukan naman natin. So, ayan, takpan muna natin ng tela yung ating sensor. Ayan, gumagana. So, ayan. So, mayroon talaga siyang delay. So, sa gabi naman kasi unti-unting dumidilim eh. At unti-unti din naman lumiliwanag. So at least gumagana yung ating photo switch. So napakadali lang i-connect nito at marami nito sa Lazada at sa Shopee. So ang magandang advantages nito is syempre kung wala kayo dun sa tahanan nyo or ginabi kayo ng uwi, automatic uuwi tayo nung may ilaw yung ating tahanan. At syempre, mamamatay din ng kusa pagdating ng umaga. So napakaganda ng device na to. So hanggang dito na lang muna tayo. At huwag nyong kalimutang pindutin ang subscribe button. Pati na rin ang notification bell. Para updated kayo sa mga susunod na mga video ko. So maraming salamat sa panonood.